Salamat po sa nagbuo ng Kalinga Pilipinas po si Kuya Bar. Salamat sa kanya. Shout out sa lahat. Hello, magandang umaga sa inyong lahat mga kalingap. Na 1 week po kami dito sa 15 ang balik nila sa Australia. Andito po kami sa 15th floor. Ayan mga kalingap, ito yung harapan namin, Global City. Yan, busy yung mga karsada ng mga sasakyan. Papuntang market. At yung sa kabila naman ay papuntang Pasay. Sabi ko kay Dave, sila nag-aasikaso sa akin. Pagdating dito, ikaw na mag-aasikaso sa akin. Alaga-alaga eh, no? Punta natin sa Venice Canal. I-treat ko kayo doon sa favorito kong restaurant, si Italian restaurant, 5-star. Wow, thank you. Ano, favorito ko doon, ay huwag masyado yung malapit. Ilang beses na kami nagpunta ni Dave doon pag nagpunta kami sa Venice Canal, yung gusto ko doon being yung ano, seafood marinara. Ang sarap, malalaki yung mga mussel, malalaki yung mga prawns. Tapos yung sauce, kasi Italian eh. Alam ko kung saan yun. Parang nasa abroad na rin tayo. Sige. Kaya pero ayaw ko sumakay doon sa bangka ha. Ay, hindi. Kailan tayo pupunta doon? Sakay kami para mabidyuhan. Sige, bukas. Kumaya kaya tinali. Oo, oh, pumunta rin punta. Kasi kailan ko pang mag-ano yun. Mag-imbak nila. Ano na yun. So, yun na lang. Tapos, ano pa? Dapat pumunta tayo ng Gruneta. Alam mo kung bakit? Mm-hmm. No, alam mo kung bakit? Nung last time pumunta kami doon, gusto ko yung mga, ano nila, dancing fountain, iba. Sa gabi? Maganda. O sa taxi na lang tayo. Inabot kami ng gabi. Pumunta kami ng hapon para pumunta tayo sa Dewey Boulevard. Kasi kailangan maglakad tayo sa Dewey Boulevard para makikita. Kasi mamaya sasabihin, I'm tired. Huwag na lang, sa susunod laging ganun, di ba? Dapat nga doon sa Summer Island makapunta. Ah, pagod na ako, huwag na lang, sobra init. Hindi na natuloy. Diba, pero yung walang Summer Island, parang ano lang yan eh. Mamaya matutuloy na yun. Bukas tayo magpunta sa Venice Island. Sa island sa... Tinabak. Ilang beses na kami gusto pumunta ng Summer Island, hindi na tutuloy. Kasi ang hirap kasi mag-book. Kasi hindi pwedeng visa card from Australia. Tinry ko na yan, tinawagan ko na sila, nag-contact na ako, nag-email ako, ilang beses. Ang hirap. May suso na ako dito sa dito. Yeah. So dito, sobrang nakatapak. Hindi nga ko naman dito sa supermarket, yung din ang honey, tapos kalamansi siguro para daw makakatulong daw yun sa digestion. Mamaya, yung sa tea. Kaya na naman yung tela niya, kaya lang, ako ko bakit lumambot yan, siguro hindi naman ganyan niya nung una. Pero hindi palinis pa rin ha, hindi naman pinapalinis siguro na. Kaya Ate Eme, maraming salamat sa lahat-lahat kayo. Yung at naranasan namin pagkain, Kalinga Piola yung talagang mga pagkain na hindi naman natitikman. At maraming salamat sa channel na ginawa mo dahil kung wala yan, wala si Kalinga Piola. Talagang ayaw ko noon kasi ayaw ko stress. Ayaw ko ma-stress, magbablog. Sa isip ko naman, kung kaya ng ibang tao, kaya mo yan. Buti kasi alam ko nakaka-stress mag-vlog. Ayaw ko na magagdagan yung buhay ko na sa pamilya, simple lang. Pero dahil sa iyo, sabi mo, pero si Dodo nga, inaumpisa nga, di ba? Nangangapa pa sila. Eh, siyempre, sa umpisa talang ganyan. I-improve mo yung body appearance mo, yung personality mo, para lang, para yung makita, kahit hindi tahimik ka, si Dodo, tahimik siya. Di ba? Yun ang personality niya, hindi natin pwedeng baguhin. Pero, na-improve niya yung ano niya, yung communication skill niya, yung confidence niya. Lalong bumuti yung kanyang channel dahil
nagkaroon siya ng idea. Gusto niyang gumanda yung kanyang presentation, gumanda. Siya, ini-improve niya bawat vlog niya. Kaya malaking, talaga malaking bagay talaga yung pagiging. Kasi nung umpisa pa lang, di ba, naging field reporter kami ni Kalimba. Oo, una-una kayo. Pati yun sa pagsasalita. Pagsasalita, pag sabi yung mahihirap, pumukulukot yung bibig ko nila kasi hindi kasi... Ang tao dyan, eh, tongue twister. Nag-twist yung tongue mo. Nakakahirap noon. Mahirap talaga. Stress ako doon. Oo, saka pa salita ka, yung brain mo. Nakailang take kami lang, hanggang take 3. 10, dahil siya bago pa naman lalabas, kailangan may intro ka. Kaya ang ginagawa ko naman, sa kartulina, gumawa ko doon kung sinusulat at nasa harapan, yung bata nakahawak. Parang nababasa mo siya. Tama yun, tama. Kung unti-unti, nasasanay mo yung salita na yun, automatic na siya agad. Kaya nga. Mag-intro ka, automatic kasi sa utak mo na yun. Nakakatulong pag meron ng keyword, tapos alam mo na yung topic mo yun. Tapos kung nasalita ka, kailangan narinig mo yung sarili mo. Pag narinig mo yung sarili mo, ibig sabihin, naiintindihan ka rin ng tao kasi yung mga pagsalita mo, pag-pronounce mo ng words, malinaw. Kailangan malinaw sa sarili mo, malinaw din yung sa ibang tao. Yun. Kaya nung talagang stress ako, buti mo matcha ka yung aking biographer, si Joy. Di ba si Joy? Si Joy pa na. Sino yung pangalan niya? Si Joy. Ah, si Joy. Oo nga, dati. Minsan, mga take 10 yun. Pero okay lang kasi matcha ka nga siya. Oo. Kahit sa kanong kasama siya. Nakasawa na kayo lang na siya. Kaya... Mahirap nga sa akin mag-edit doon. Kasi sa ngayon naman, may review niyo, wala okay lang sa akin. Di ba? Tapos, ang umpisa niya bago ako naging monetize. Di ba? Di ba? Mahirap. Di ba? Sararo. Kung saan-saan, nagsayaw-sayaw ka pa. Di ba? Mahirap mo. Okay, pangit kayo nung sayaw-sayaw. Para tanga. Di alam pa nung gagawin talaga. Napakahirap. Alam mo, may nasabi sa akin bawal talaga. May nasabi bawal. Bawal yung gagawin na ako ang boss. Hindi naman, hindi ko naman kasi wala. Pero hindi, ina-accept ng YouTube ah. Malinis lahat. Maraming nanalo eh. Maraming nanalo. Thank you kay RDB. Pwede siya na, di ba? Malaro siya. Kaya maraming nanalo. Yung iba nga eh. Ulit pa nanalo. Okay lang. Sila na, ang dami na pala nung. Kaya, yeah, yun yung ano, experience of isa niyo. Pero ngayon din yung malaking pinagbago yun. Si Vin, pwede rin si Vin kung gusto niya. Ayaw ko mag-collaborate tayo, introduce. Interview kita. May kanya-kanya kasi. Interview kita. Hindi, pagluluto mo. No, mas gusto ko ang pasta kaysa pizza. Gusto ko ang pizza pag yung Italian nagluto. Magaling naman ito si Bing, nagmana sa tatay natin yan. Ako naman. Dahil si tatay, magaling magluto, magaling din maglinis ng bahay. Kasi yung abuhan namin, na, di ba, alaala ko yung abuhan. Di ba, pag natapos siya magluto, talagang dinidiligan niya yun. Parang simento. Pati yung sahig mismo. Yung, di ba, lupa yung sahig natin, hindi naman simento. Bukol-bukol pa yun eh, pero ginaganyan niya ng itak para mag-plain siya ng ganyan. Pero yung ano, yung nagtatrabaho pa ako, pero maaga kong gumigising, 6 o'clock. Pag Sabado, 6 hours. Kasi, it needs a lot of concentration and focus para, kunwari, nakaluto. Ang ginagawa ko nung unang panahon, kaya ginagawa ko pa yun, yung ano, yung tinatawag ko na complete body, full body relaxation, higa ako, no? Tapos, naka-focus na ako dyan, may konting music, tapos ang ginagawa ko, nag-work naman, ngayon hindi ko ginagawa eh, dapat gawin ko ulit. Basta kina-question ko yung sarili ko, sabi ko, yung legs ko, yung paa ko, yung mata ko, ngayon relax, tapos nare-relax siya. Yung aking tuhod. Yung pala isa. Eh, kaya lang, kailangan mo dyan ng time, 30 minutes at least. Yung feet ko, hirap ka na. Hanggang sa mabating sa ulo, you're floating up in the air, tapos nagpa-float ka. Parang nag-meditate na yan. Oo, gaganong ka. Very heavy ah. Para na feel ko yung aking body is floating up pala, in the air. Meditation na yan. Tapos, very heavy yan. Alam mo, pag hindi ka magising yan ng 20 minutes, baka pa makatuloy ng gano'n. Yun ang sabi, kailangan magising ka. You have... So, ginagawa ko, kakausapin mo yung bawat parts, main parts ng body mo. Yung complete meditation talaga. Yung nagagawa ko yan, lagi kong ginagawa eh. Ang tawag ko nga dyan eh, astro, parang astro boy, parang kang nagpo-float sa air. Talaga, napifeel ko yung katawa ko, nagpo-float. Parang yung whole body ko. Mahulog ka bigla. Ginagawa ko yun. Ginagawa ko yun. Pagkatapos yan, nandalambot ka na parang ganun.
tamanda ko kasi lagi ka nagmamadali. Paano mo gagawin yan? Doon sa, na-travel ka, sa diet, sa malala, laging 6 o'clock pa lang, gigising ka na. 6:30 kakain. Hindi mo na magawa. Hindi mo magawa. Hindi ka maka... Wala tayong complete relaxation because you're always on the go. Ang utak mo, you're always running. Oh, ganito, ganito. Mamaya dyan, mamaya, wala ka. Andyan si Val, darating. Oh, likan, basta. Hindi pa ka tayo kapag lamos, kapag si Pinyo eh. Andun na, lalabas na. Kaya yung katawan mo, nagtitense. You have to give plenty of time for your body to relax and enjoy the moment. So ngayon, lagi na lang akong on the go. Hindi ako nakapag-meditate kasi importante yan. Yun hindi ko nagagawa dito. Mag-relax, mag-float, you know, tapos enjoy yung... Ako, sa akin naman, kayo pagkain, no? Ako ay enjoy the moment. Yun ang ano sa clouds. Pagkain kami eh. Ay, sa pagkain, ako hindi. Taking ako yung clouds, yung sky, yung trees. Ang gusto ko yung trees, ang ganda ng mga trees. Yun ang gusto ko, hindi ako hindi sa pagkain, hindi ako siya sa pagkain. Kaya nga, pag nagtatravel kami, sabihin hindi ba na gusto pagkain niya? Ako, hindi ko alam. Minsan, hindi mo alam eh, kasi minsan sa dami ng putahe, hindi mo alam kung ano gusto mong kainin. Pagkain naman, sasabihin mo, hindi naman masarap. O, parang ganun. O. So sa ako, nag-enjoy ako sa mga, gustong-gusto ko yung mga trees doon sa diet kasi ang dami niya yung mga trees. Ang ganda ng feeling makita yung mga trees. Nakakapag-relax ka. Yun ang gusto ko, yung makikita ko yung different shade of green, different shade of leaves. Kasi nung nag-aaral ako ng painting, yung landscape painting, nasabi ng teacher namin, yung take a moment to look, hindi lang yung look lang, kailangan titingnan mo yung mga branches, titingnan mo yung ganda ng kulay ng branch niya, may mga shade of brown. Doon ko na realize na mas interested ako sa nature kaysa sa pagkain. Ang pagkain sa akin is para lang mabuhay. Eh, enjoy pa din ako sa pagkain. Pero hindi kagaya, hindi kagaya ninyo. Oh, sarap ito, kain ko sa ito. Diba? Okay lang din yun. Kanya-kanya tayong hilig. Nagkataon lang na. Pero may gusto din ako. Ang paborito ko, seafood marinara. Pag masarap yung kuluto, yung sauce. Kaya dun sa Venice Canal, yun ang ordering ko. Kailan tayo pupunta doon? Seafood marinara, with mussels, Kailan tayo pupunta doon? Kaya dapat nakabihis. Nakabihis talaga si... Susuot ko yung binigay sa akin yung ding na yung... Isuot mo din yung... Binigay ko sa'yo na kuan red. Tapos ako din naman. Uy, maganda yung maputi ka ay. Isuot ko yung yung binigay yung sa akin naman, yung binili ko. Long dress, diba? Oo. Yun. Punta tayo. Malapit tayo dito, diba? Kasi dito, diba? Pagpalagi ka nakamaong. Mga turista. Turista galing sa bukid. Huwag kang palata. Lahat naman tayo may karapatan yan. Saan tayo pumunta? Pareho-pareho lang pantay-pantay lang. Gusto ko siyang itag ako kasi nang pumunta sa kuwang ko. Alam mo, pag open mo yan, depende yan sa phone, depende yan sa kung saan application. Ganito. Sa to? Sa Buti ka, tinuruan ako lang. Nagtag na ako, tinag ko na yung nandun ako. Pero gusto mo i-copy yun sa'yo? Ayaw niya pumunta dun sa kuko. Tinina ko sa wall ko. Wala. Gusto mong i-save? Tag. Ah, gusto mong i-tag? Okay. Tinag na ako, ayaw pumunta. Wala dun sa post ko, sa wall. Ah, kasi hindi ikaw ang siguro. Dapat ikaw. Tinag ko na yung nandyan ako lahat. Lima siya eh. Oh, sige. Nakikita na pala i-forward niya. Yun lang yung nandiyan ka. Oo. Nandiyan ka. Basta din ako nagtag ako pero hindi siya kung hindi kasi hindi ka ang creator eh. Mm-hmm. Ang ganda ng kuha niya diyan. Ilalagay mo muna sa gallery. Ito naman si Gordon. Pag yung pipili ka, pindutin mo muna sa gallery bago ikaw mag-upload ay pwede mag-post. Sa gallery ko muna nilalagay. Sa iba halimbawa ikaw naglagay ka, 'di ba kukunin ko i-press ko nang ganyan. Oo. Tapos pupunta sa gallery mo sa photos. Doon ka na ngayon i-upload mo ngayon tapos pwede ka na mag-tag doon. Pwede ka na mag-tag doon. Maganda rin kuha natin ah. Maganda. Doon kay Miles? Oo, maganda no. Nakuha lahat. Siya nag-enjoy naman. Natural beauty siya. Ah, natural beauty. Photogenic na siya.
Marami din nagawa siya. Marami din siya. Ang gaganda ng mga picture, pati si... Dapat pala sa phone ko, Bing. Kasi sa iyo yun. Dapat sa phone ko. Ang ganda, Miles. Maraming salamat sa mga kwentuhan natin, di ba? Namimiss ka na namin ni mga kapatid na matubang kasi nga, yan kami naglalaba. Thank you sa kuryente. Kwento ko yung naglalaba tayo nung... At yung tubig na ginagamit, libre. Kaya thank you so much. At andito si Kalinga Pioli dahil magsasalita. Miles, maraming salamat sa iyo sa mga binigay mo sa akin. Salamat, salamat talaga, Miles. Pati kang ano, yung asawa mo, kang Eric, salamat din sa kanya. Kasi kahit hindi kami marunong magsalita ng English, nagtatawa na lang. Oo nga eh. Kay Eric, hinahawakan na lang kami sa balikat kasi yes or no, yeah. Miles lang masyado. Si Miles na lang ang laggan. Oo, nagtra-translate. Nagtranslate sa kanya. Salamat talaga, Miles. Salamat. Miss you. May gusto ko ikwento yung paglalaba, yung sa akin, nung maliliit pa kayo tapos ako naglalaba, punta kami sa ilog. Mm-hmm. Sa ilog nga, ilog sa pa, likod, sa ano? Sapa. Alas 6 ng umaga, kakinukurot ako na ng ito, gising. Bit-bit yung pagkakalaba. Ikaw taga-laba, ikaw naman, anong trabaho mo? Ano mo dyan, tahimikin siya. Kasama ng nanay, magtitinda. Kasi hindi mas nakilala kita kaysa kay Yuli. Oo. Oo. Lagi kang kasunod sa akin eh. Kasi palagi akong kinukurot niyan eh. Pag uutusan ako kayo ng pina, takal, palito! Kuha, pangayo, asin! Ay, asukal, asin ang ma... Ah, kurot na po, dagan na po ko! Trabaho na ako sa ulan, trabaho ko. Okay, ito hindi ko masyado. Magigib ng tubig, di ba? Ang layo ng tubig noon. Sa sapa. Ang banga na yan, hindi ko makalimutin yung banga na yan. Hindi naman ka nag-o. Doon na ka sa kuwan, sa harapan ng bahay na natin na nakilaka. Nakaupo ka. Ikaw. Mayorduma ka daw. Mayorduma ka noon. Ang ina ako. Hindi, mayorduma noon. Supervisor. Kasi ang trabaho ko naman, naglalaba. Naglalaba, ang dami-dami kayong labahin, ang dami natin ay. Tapos, ayan naman, pwede naglalaba kami, di ba? Ginagawa namin, yung si kasama yung mga kapitbahay, dami-dami na lang, gulo-gulo, ingay-ingay, dalawa yung parang gano'n namin, o gano'n. Ito ako ba ako nag-start maglaba, 7 years old, 8 years old. Ang ayaw ko pa naman imising ng tanga. Ang dami naman maglaba, di ba? Oo, tapos, kaibigan. Yung pailong sa likod, di ba? Pailong sa likod, ano? Tapos, gagawa ka ng balon, Gagawa ka ng balon, tapos kahit kanya yung gawa ng balon. May inaano ang tubig. Sa tubig yung balon, gagawa ka ng sa tabi. Para lang malinaw. Gagawa ka ng balon, tapos. 7 years old, 8 years old, gusto maglaro, di ba? So yun eh. Ang gagawin natin namin yung dahil palang gano'n, no? Bili ka naman, may time pa yung ginagamit doon. Tapos ngayon, diba, yung uniform natin lalo. Galing sa barko yun. Marami naman. Yung daladala na tayo, galing sa barko, hindi bubula. Oo, hindi nagbubula. Tapos isa pa, kalit-lit ko pa, kaya gusto ko lang maglaro, di ba? 7 years old, kaya 9 years. At saka isa pa, hanggang ngayon, ayaw kong gising ng umaga, gusto ko yung maghali, alas 8. Isa bahay nga, alas 9, alas 10, alas 11, anytime, pwede akong bumangon. So, sasabihin niya, kailangan ka magigising, kukurating ka sa dito sa kilingin. So, dalad mo yung mga palanggana mo, yung mga damit mo yung sa inyo. Anong trabaho mo doon yun? Anong assignment mo? Anong ginagawa niya? Magluto. Magluto ka ba noon? Tapos, di siyempre ako pinamakatanda, maliliit pa kayo. Punta kami sa ilog, ganun-ganun na kami ng palanggana, no? Tapos, nagkagawa na kami ng balon, ano ko na yung malinis pa yung balon mo, tapos kanya-kanya, sarili mo lang balon. Sarili mo lang, kanya-kanya gawa. Sarili mo balon. Mababaw lang naman, basta malinaw lang. Tapos lalagyan nyo na mga bato-bato para walang mga buhangin, no? Mga puntik, ano. Tapos, laba na kayo. Tapos, ako ko, anong klaseng laba yun? Doon lang naman sinasampay yun sa bato. No, hindi pa. Kukula muna namin yun. Para maligo kami muna, sa nalangay-langay muna kami doon. Merong section doon sa ilog na pinagpaliguan. Medyo malalim ng konti, doon kami na naliligo. Ang itim-itim kaya mainit. Kaya ang ano, tapos nakikita ng mga labahan namin ang doon sa mga damo-damo na hilera lahat. Pati color nakasampay. Hindi nakasampay. Ano yun? Hindi nilagay sa bato. Sa bato ni pinakuan. Ay, yung mga puti, ginoputi. Yung mga puti, pero pati color na rin nalagay doon para gusto namin magsaktak-tak.
ang tawag doon, tatalon ka doon sa medyo malalim, di ba? Mababaw lang naman yung ilog, di ba? Ala, ligo kami, tapos meron mga, yung mga native, ano ba yung mga native, mga pagkubo ko yun, mga bilaan. Tapos nakikita mo sila, may hawak sa kanilang balikat, meron mga, anong tawag dyan, basket? At pupunta sa ilalim, hinawakan nila yung mga eel. Yung eel, parang yung... kumukuha sila, ulam na yun ay. Oo. Kumakalun sila, tapos may mga butas. May mga butas pa rin, nalagay ng kamay doon. Yung naalala ko, tapos kami, ligo, tapos kukunin na namin yung mga nilabhan. Babalaw na namin sa ilog. Balik na sa bahay, balik na naman sa bahay, sampay na. Naglaro kami all day. Kaya yun, pagod, nakakapagod maglaba. Hindi mo naranasan manguha ng kuan, kinason, yung mga shell sa tabing dagat. Naranasan ko rin yata, pero hindi masyado. Hindi ko matandaan yun. Pero ang naalala ko, yung time ng mangga, meron tatlong mangga sa atin. Oo, ang lalaki sa likod. Isang itang mangga na masyadong mataas, ang alam ko, may nagsasabi, mayroon dyan, kapre, no? Takot ako pag naghugas ang pinggan kasi na-imagine ko yung ano, mga kapre. Tapos kasi walang kuryente. Masyado siya marami siyang dahon, marami siyang branches. Pag mga may season time ng mangga, lahat tayo niya, meron tayong kandila, no? Gising tayo ng 4:00 araw. Kanya-kanyang kuha ng basket. Kanya-kanya tayong dala ng pagkatapusan. Tatapakan pa natin yung mga tayo doon. Tapos, naku, mapahagay ka ng kasya na yung mga mangga. Pang-ulam yun eh, ang ulam. Ano? Ulam na natin. Kaya nga. Inihulong ng ibon, yung mga kabo. Ayoko mag-umuha ng mangga kasi minsan mga mga dubi doon sa tayo. Bakit kasi nangunguha tayo ng mangga madaling araw? Di ko makalimutan yun. Bakit kaya? Bakit kaya nga nangunguha tayo? Pag may araw na, kasi wala na yun. Mga ibon na yung kumukuha niya. Wala na, nalaglag na yun, di ba? Yung panahon ng mangga talaga. Oo, kasi yung walang nakakakuha doon sa mangga. Mataas, kasi malaking puno. Yun ang naalala ko, ha, na talagang, ano talaga, mabivisualize ko pa na ginagawa. Parang nakikita ko may sarili ko lang. Ganun na kayo ng mga mangga, no? Hindi ba? Niliit pa namin. Nung kasi titingin ka sa lupa eh. Ha? Titingin ka sa lupa kasi dadampot yun. Kanya-kanya nang dala ng mga basket tapos baguhin sa bahay. Sarili mo na sa iyo. Tapos yung nalalam na yun. Yun ang mga ganun naalala ko. Tapos ang naalala ko pag Saturday yata, first thing in the morning, pumunta na ako kaya sa talas. Ang daming saging doon.